Hi guys, it's your boy Dexmel and welcome back to my YouTube channel. For today's agenda, pupunta ako ng DWCC para mag-take ng exam ng Civil Engineering ng Forest. So, ayun, i-share ko lang yung mga naging experience ko and then struggle ko bago ako nak-take ng exam sa DWCC. So first, nagpunta lang talaga ako sa ninang ko para magtanong kung open pa ba yung DWCC sa admission and then magpapatulong ako kung paano ako mag-enroll. Through online lang dapat. So pagpunta ko doon, nagtingin si ninang ng website, then nakita niya na hindi pwede mag-inquire sa online, pero pwede kang magpa-appointment at pumunta mismo sa school. So, nung nagtingin kami ng appointment sa online, nakakita kami ng August 3, which is kahapon na, last na para sa mga freshman student. So, nung that day, kahapon, nagpunta kami ni, nagkasundo kami na pumunta kami ng Calapan, which is, wala akong suot na maayos sa damit noon, din pantalon, wala din akong suot na sapatos noon. So, si Ninang, pinahiram niya lahat ako kasi binhisa niya talaga ako as in kasi gusto niya naka-formal akong pumunta dun sa school mismo. Then, after that, nagka-struggle pa ako kasi kulang yung papers sa dala nung lola ko nung minadala ko yung mga requirements ko. Wala yung PSA ko. So, pinabalik ko pa si nanay sa bahay. Pagbalik niya, alauna na noon. So, parang makakapos na kami sa oras kasi ang biyahe na papuntang Calapan, pag galing kang Gloria, umaabot ng 2.5 hour. Pero, luckily, nakarating ako doon bago mag 3. So, super happy na ako. Pagdating ko doon sa may gate, tinanong kami ng guard kung pasaan daw kami. Sabi na mag-entrance exam para sa civil engineering. Kaso, sabi ng guard, baka na daw hindi ako umabot. Pero, mag-try pa rin daw ako pumunta sa guidance. So, dali na kami pumunta nung ninang ko na sumama sa akin, pumunta sa guidance, de pumunta na kami. Pagpunta namin doon, yung pwede pa mag-enroll, mag-take ng exam at mag-enroll. So, yun, sabi nung guidance na tawag sa guidance, magbayad ako ng payment which is yung 100 pesos bago ako mag-take ng exam. Ito yun, ibigay sa yun ng divine. So, nagtitake na ako ng exam, may struggle pa din kasi wala akong review, then yung mga question, super hirap, tas wala akong ka-background sa mga nakasulat doon na question. So, every question, may oras siya, then 7 set yon, which is every set may may nakalaang time, then bawal ka mag-open ng isang page kung hindi siya cover nung isang set. So, every set, kung ano lang yung nakasulat doon na tanong, yun lang yung babasahin mo. At saka, kung ano lang yung pinapasagutan, yun lang din sasagutan mo. Tapos, bawal ka bumalik kung hindi ka patapos doon. Halimbawa, hindi ka patapos sa first set, pero dapat na sa second set ka na. Bawal mo buklatin yung nasa first set. Kasi, ang instruction nung nag-instruction sa amin, bawal na daw balikan yung na kalipas na set na. So, habang nagtitake ako ng exam, dalawa na lang kami kasi minauna sa aming 5 na mag-take ng exam. Yung 5 na yun, isa lang ata yung nakapasa doon. Isa lang yung nakapasa doon na babae. Then, kami dalawa nung last kasi 3 na kami nakapag-start. Kami na lang yung nag-exam. So, natapos ata kami ay 4:30 something or 4:40 something na mag-exam. Then, after na mag-exam, ina-checkan na. Pero yung kasama ko mag-exam, hindi kami nag-uusap nun. Yung nag-usap na lang kami is after na nung exam, nung nag-congrats na kami sa isa't isa. So, ang exam is, kailangan mo maka 25%. So, ang nangyari sa amin, ang pinakamataas nilang score is 50%. So, ang nakuha kong score is nasa 40% daw. So, qualified kami para sa civil engineering. Then, nag-ask siya sa amin if gusto daw namin mag-architecture kasi qualified daw yung naging result ng exam namin sa architecture. Sabi ko ay,
hindi ko na nga po kaya mag civil engineering, mag ano ba po ako, mag architecture, baka mawindang na ako. Parang ganun yung sinabi ko sa kanyang pabiro. So, para sa akin naman ay, yung civil engineering kasi is choice ko, na choice din ni yung mama ko. So, parang fulfillment sa akin na hindi ako nag-review, then nakapasa ako sa ano, sa exam. Parang ang happy naman, ang dami ko pinagdaanan ng struggle, yung biyahe pa lang, paghanap pa lang ng susuotin ko damit na maayos, then pagpunta pa lang dun sa take ka ng exam. Sobrang ang dami ko nang pinagdaan ng experience, or ang dami ko nang pinagdaan ng ano, struggle na aharapin ko. Pero yun, nakapasa ako. Pero yun nga, DWCC hindi talaga para meant sa akin, kasi hindi na rin ako pinayagan ng parents ko na ituloy yung pagpasok sa Divine, kasi gusto niyang sa Manila na ako mag-continue ng study ko, which is hindi ko pa i-reveal ko anong school yung papasokan ko, pero somewhere in Manila ako papasok. So gusto ko lang i-share itong clip na to sa inyo, na hindi masamang mag-take ng risk sa isang bagay na alam mo kaya mong i-take. Halimbawa, sa exam na yun, hindi ko naman alam na papasa ako, or hindi ko alam kung tama ba yung sinasagot ko sa exam. Basta kung alam mo tama yung sagot mo, at kung alam mo para sa'yo tama yung ginagawa mo sa exam, huwag ka magda-doubt sa sarili mo na, okay, ano yung pasasagot ko, ganyan, ganyan. Kasi yung exam sa civil engineering, sa mga mag-i-engineering, super ang dami talaga ng math na isusolve, then may mga problem, ganyan, then may mga words, ganyan, na ipapa-ano sa inyo na ma-encounter nyo. So, ang tips ko din ay huwag kang kakabahan. Kung kinakabahan ka, kailangan ma-overcome mo yun. Kasi ako, pagpasok ko dito sa examination, kahit naka-aircon, pawis na pawis ako. Yung buong katawan ko, as in, tumatagaktak sa pawis. Tapos, ginausap ko ng instructor namin na sabi, ba't daw ako pawisan? Kung mainit daw, o lalaksan na daw yung aircon, sabi ko, etap. Pero, masungit siya nung nagsasabi sa amin. Pero, alam niyo naman, yung kailangan kong i-overcome yung kaba ko. Nung nag-e-exam, wala pa akong dalang ball pen. Then, yun, papalabasin sana ko para maghanap ng ball pen. Pero, hindi na ako pinalabas kasi kukulangin na sa time. Then, yun, pinahiram niya ako ng ball pen. Then, nag-take ako ng exam. Then, luckily, nakapasa. Then, yun, hindi lang ako magpo-continue kasi hindi ako pinayagan ng parents ko mag-divine. So, ito yung clip na nasabi ko na worth it lahat. Then, kasi first time ko pumasok sa Divine, so parang fulfillment ko din na nakapasok ako sa school na sikat sa Mindoro, or pinapasukan talaga ng mga galing na estudyante. Hindi ko naman din display yung ibang school, pero one of the best school talaga yung DWCC or Divine Royal College ng Calapan. Kaya kung gusto niyo talagang pumasok at gusto niyo ng quality ng education, isa yung Divine na mabibigay sa inyo ng quality na education sa Oriental. So yun lang, sana mag-enjoy kayo sa clip na ipapalabas yung, at medyo magulo to kasi sobrang bilis ng facing talaga nung nangyari sa akin sa pag-take na exam. Sana magkaroon kayo ng values, may matutunan kayo sa clip na ipapalabas. So yun lang, bye-bye!
naman at reviewan. Pataas ka pa ng average namin. So, nakaba kami ni Kuya. Grabe. Super, 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 super. Happy ako na nakapasa ko sa exam. Grabe. Okay.